Our company started on 1969. Ang among founder si Mr. Adolfo Tanwacquio and Mrs. Betty Tanwacquio. Flower started on 1989 and we started on feeds on 1999. Nakapasok kami ng feeds industry is sa umpisa, we started on flower because kasama yung sa flower and feeds company as one, Filmico. Na-invite kami to carry also. So, inimintahan kami ni Ninong na i-carry rin yung feeds. So, si Arm. So, kinuha rin namin yung opportunity. So, doon nag-start yung feeds. We started on 1999, we started on one van. Isang van lang yun. So, nobody likes Filmico because it's a new brand. Yung time na yun, dumating na nabubukbukan kami dahil sabi nila, mahal. Kahit iniwan namin sa AgriPost, ayaw nila magpaiwan. And we continue on believing that kahit mahal, tinuturo namin sa kanila na quality naman yung ano, output. So, yung mentality, mindsetting ng mga tao parang na-change din. Na kahit mahal yung feeds, pero quality naman. Kesa bibili sila ng mura, pero the long end, eh, mas mahal pa yung binibili nila. So, at least, the community accepted us. As we go along, we grow. With Filmico, they're always supportive ano, sa marketing side. Sila yung bibigay ng mga stocker. Ano pa, may mga marketing strategy din sila, yung mga buyback promo for the Takal Boys, yung sa mga tindahan. And then, may bigay rin na incentive, so gagana din. Yung noon, yung pag-start, yung mga BO, syempre, bago pa lang kami, so nakita namin na yung Filmico is a good company kasi hindi naman kami iniwan kaagad na kahit hindi mabenta or nagsastruggle pa kami na ma-accept sa market ano yung product. Tapos, especially sa Yolanda rin na time. Actually, hindi namin in-expect dito sa bodega na ma-damage kasi we thought yung ano lang, nasa Rizal Avenue sa city lang yung ano talaga ng tubig. But when we came back, kasi luckily we were not here, no? That was the greatest blessing na wala kami dito. But when we came back, yun, doon na-realize namin na ang grabe ng effect pala. Kasi all our first floor stocks, including PMI flour, feeds, the rice, sugar, lahat, yung mga sako, basa. Kasi the water was around 12 feet high. Yung bahay namin, the whole first floor was also devastated talaga sa Yolanda. So, wala. Sabi ko, hala, parang ang laki ng losses nito. Especially we are full of that time because that is November. Preparation na for December eh. December. After Yolanda, actually, grabe, very worst. Kasi feeling mo parang mawawalan ka na ng work at that time. So, from very progressive na state, then dumating yung isang calamity, parang nag-shattered lahat. Yung sa isip ko at that time, papaano na yung family ko at that time? Papaano na yung mga family ng mga APSS ko at that time? At the same time, papaano na rin yung agri-center ko at that time? And yung customer ko, meron pa ba? May natira pa ba? O wala na? A single call from the company, then the company
take care. So tawag sila, punta dito, padala dito, stocks. Nakabalik kaagad kami sa ano, sa business kasi walang pag-hold yung pilmi ko na padala kaagad ng stocks. So luckily yung sa second floor namin nandun yung mga bakery ingredients, so pilmi ko flour padala kaagad. Tapos yung mga pilmi ko feeds din, start na rin. So wala nang question kung nakabayad ba kami o wala, basta padala lang sila ng stocks para makaikot kaagad. We started kasi yung kay, hindi ko makalimutan yung kay Father Cesar. It started with Father Cesar, yung we're talking of programs. Si Father Cesar nag-order ng 10 sets ng egg machine. Pero sabi niya na, Mon, sana magiging successful tayo sa programa na ito. So, yun, parang at that time nakita ni Father Cesar, yung after a month, very strong yung organization. Then, yung funding nila from time to time, every month, they bought egg machine every month. I think umabot ata ng mga 50 to 80 sets. They invested 50 to 80 every month, 10 sets. Because yung tinarbaho namin, nakita nila ni Father na hindi talaga na yumayaman sila. But yung tao, yung nakikita mo sa mata nila na may hope na, lahat pala is possible. One of the suppliers na very supportive is really Pilmico. So naka-start ka agad and then parang connected na lahat. Yung mga customers din namin, pumunta dito sa bodega, babalik, bibili, then sila rin, ano na rin, continue na yung business. Without them, laking tulong talaga. Kung gusto mo maging successful siya, dapat tratrabahuin mo. And I realize, ewan ko, parang may milagro talaga. I'm happy seeing them when they smile, when they felt hope na anything pala is possible. Kasi yun yung tinuro ko sa kanila. Anything is possible sa business. As long may monitoring, may system, anything is possible. And I realize, parang napifelt ko at that time na maganda pala yung feeling na meron kang may happy customer or yung hindi pa siguro happy customer but nabubuhayan sila ng pag-asa. Pilmico is a good company na hindi lang sa business and nakuan. May personal level of caring. Si Nori anytime, may kailangan. Tawag. So, encouragement, yun. So, papasalamat din ako sa mga lahat sa Pilmico. Yung mga APS na alam ko, nagmumotor lang sila, ang papagod ng pagmumotor ng mahaba. Sa PBM din, medyo, for how many years, Raymond? The longest year. Umiyak pa yan bago siya pumalit sa Ormoc. So, yung mga sentiment namin sa kanya din is true, thick and thin. Nagtutulungan kami. Obligation ka rin na dapat buhayin din sila. Then at the same time, yung customer ko at saka agri-center, obligation ko rin na kung meron pang trabaho na dapat na papalaguin ko yung business. I-recover ko yung business nila at saka yung sa customer. Pilmico, it helped us grow because I was only high school, college when we have Pilmico. We carry Pilmico. I'm already married, so it grows me a lot. Like to be a loyal customer. So anything, we could talk in the table. If you have a problem, we can talk to Pilmico straight. Then Pilmico is there always. In the long run, we should be loyal to Pilmico because Pilmico is at your side always. For long-term business partner talaga ang Pilmico. And they're faithful and loyal to their customers like us. Parang Pilmico din, advanced na din sila. When we need the thing, dadating, oo din sila kaagad. Because we are indeed also at that time, mas nauuna pa sila. Pag sabi namin, ito kailangan namin. Okay kaagad. Bakit? Alam nila kung ano yung need namin. So Pilmico, I think Pilmico is an advanced company.
yung knowledge nila, yung kaalaman nila, pinapasaon nila sa customers nila, sa partners. So kami rin, parang ang daming information na naano namin absorb sa kanila through the TBM, kung anong mga program. So parang ganun. So parang wala nang maa-ask. Kasi parang they are always there. Yung programs na ginawa, yung ginawa namin is yung number one doon is yung sa NGOs. Sumakay kami sa project ng NGOs. So, kung kailangan nila ng baboy, andito kami, mag-a-assist kami, magsusourcing kami ng piglet para mabigyan namin sila yung pangangailangan. Yun na, very simple. Then, kung kailangan nila ng egg machine at that time, nandito kami para mabigyan namin sila kung ano yung pangangailangan. We are so grateful for choosing us or giving us the opportunity to be your business partner. And words cannot say how we really appreciate all the help. Kakatok ko. So thank you. In behalf of my father and my mother, yun, sabi ko, pasalamat kami sa Filmico na during Yolanda, during bad times namin, during we cannot pay on time, we cannot market that time, so nandyan pa rin sila. So, the foundation, I would like to thank the Aboitiz Foundation for giving us long time ago one school building here. So that was 1990s. So we are grateful to have Filmicos in our family because we are family. So I think my father would be happy hearing this way na we have tell the story of our story to Filmico. So for choosing us, thank you. And after Yolanda, dumating si Michael Tan, dumating si Joel Rique, everybody called, Nori. So dumating sila na watch our hand. And Ninong, the boy said na, oh, kumusta na kayo? Do you need helicopter for us to rescue there? So, automatic Filmico is there to help us. So, business, if we don't know how to handle business, Filmico is there. Filmico repeats us. Thank you. So, in behalf, thank you.